God promised to be with him. Ang sabi ng Lord, hindi kita iiwanan. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen. Verse 15, sabi po dito, okay. Sabi niya po dito sa verse 15, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa patupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nakita niyo po kung gaano po kagaling ang Diyos na ito. Kaya lang alam niyo, ang tao talaga ang humihiwalay sa Lord eh. Hindi naman ang Diyos eh. Ang Diyos, kapag natagpuan mo sa tahanan na yan, hindi ka na hihiwalayan ng Lord. Huwag mo lang siyang tatakasan. Huwag mo lang siyang iiwanan. Sapagat His promise to you, sabi niya gano'n, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat na sinabi ko sa iyo. Na ang Diyos na nangako sa iyo. After your promises to God, ang Diyos naman ang mangangako sa buhay mo na hindi ka niya pipiguin, hindi ka niya iiwanan, ipapatanggol ka niya. Amen. 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 God called us back to the place of commitment. Ang gusto ng Diyos, manumbalik ka doon sa lugar na kung saan committed ang buhay mo kay Kristo. Amen. Kasi ang tao, halos ayaw na natapuhan ng paa nila ang church eh. Gusto ko malaman po ninyo na habang ang paa mo ay sumasayat palagi sa kanyang tahanan, I tell you, lahat ng promises ng Lord sa iyo, hindi yan magkukulang at gaganapin niya yan hanggat hindi niya nagaganapin. Hindi kahihiwalayan yan. Amen. We need to commit our life to worship Him in His house. Ibig sabihin niya, dapat nga, dapat po palagi tayo ng church. Bisan, daming tao, ayaw na ayaw sa church. Ano? Tanungin mo nga yung katabi mo. Ikaw ba? Ayaw mo ba sa church? Sabihin mo, huwag ka doon. Sapagat diyan sa church na yan, sa tahanan ng Diyos na yan, habang itinutungtong mo ang paa mo dyan, hindi mo alam na katungtong ka sa kamay niya ko eh. Amen. 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 Hindi natin minsan hindi natin alam na nasasayang yung ating pag-church eh. Alam niyo po ba na hindi nakakapanghinayang mag-church? Kung araw-araw nga lang, pwede ka mag-church, mag-church ka ng araw-araw. Sapagkat ang hindi mong alam, nandun ang kapahingahan sa tahanan ng ating Panginoon. Nandun nagugulo yung anghel sa langit, baba, akya, baba, akya, baba, akya, sa buhay ng tao. Amen? It was the place of God, it is the house of God, it is Bethel, it is your church, it is our present church. Amen? Kapag nandun ka, humimlay ka dun, na nag-rest ka doon, ibig sabihin nun, kapag ikaw nandiyan ka ngayon, kapag ikaw relax ka ngayon dyan, nakikinig ka ng tinig ng Panginoon, ang anghel sa langit, babat panahog yan, para sa mga kahiligan mo, ano man yung pinipray mo sa Lord, ang mga anghel sa langit, bumababa, natatakot para sa iyo.